Magandang araw mga kabiti. Ngayong araw ay may project tayo na gagawin na pagbabakot at paggawa ng pinto. Itong content na ito ay magpo-focus lamang sa paggawa ng bakot. Yung palang bakot natin ay gawa sa GI pipe at barbed wire. Yung palang paggawa ng pinto ay mapapanood nyo sa part 2 ng ating content. Yung palang spacing na ginawa ko sa aming bakod ay 150 cm. Tapos yung barbed wire natin ay 15 cm. Tara guys, puntahan natin yung mga na-layout ko na. Tara! Dito pala guys yung gagawa natin ng pinto at bakod. Dito. Yan, dyan magsisimula yung poste natin. Papunta doon sa dulo. Bali guys, dito tayo magsisimula magposte. Dito yung poste ng pinto natin, papunta doon sa plastic niyon. Bali ang haba nga pala na ay 4 meters. After ng 4 meters na yan, dito naman tayo magsisimula magbakod. Yan, dito yung poste ng pinto. Tapos pagdating doon, ayun yung poste ng bakod natin. Yan, yung palang distance na ay 150 cm. Yan, at yung sa pinto natin na magbibilang tayo kung ilan yung poste na kakainin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, walo, siyam. Siyam guys yung inaabot. Hanggang dun. Tapos itong kulay green naman na to, pinto na ulit to. Hanggang dun sa dulo na yun. Kami plastic na yun. Yan. Yung sukat naman yan ay 4 meters ulit. Ayan pala, dalawang lote yan. Kaya dalawang pinto yung gagawin natin dyan. Yung palang poste na gagamitin natin dito sa pinto ay D3. Tapos yung mga bakod na yan ay gagamitan natin ng 1.5. Total, wala pa naman tayo kasama na labor. Bibili muna tayo ngayon ng materyales. Ayan, nakalatag na. Ngayon naman, puputulin natin to sa cut-off machine. Ang magiging putol pala natin dito ay 2 meters. Yung palang ginamit natin dito na brand ay Eagle Tube. Tapos yung kanyang schedule ay Schedule 40. Paulit-ulit lang natin to gagawin. 2 meters ang haba hanggang sa maubos yung 6 meters na binili natin. Ngayon naman, magpuputol tayo ng ganito. Ang haba nga pala nito ay 5 inch. Ito ay para dito, sa kanyang paa, para sa foundation niya. Ito na yung mga naputol natin. Itabi muna natin to. Ngayon naman, magpuputol tayo ng 8mm na ganito. Ang sukat nga pala nito ay 7 cm. Ito nga pala yung magsisilbi na sabitan ng barbed wire. Grinder na lang yung pinamputol natin dito. Kasi kung gagamit pa tayo ng cut-off machine dito, masyadong malaki ang kain. Ito na nga pala yung mga naputol natin. 90 pieces ito. Kasi kada isang tubo, meron po pasok na 10 pieces. Ngayon naman, gagawa tayo ng pantakip sa tubo natin. Bali guys, gagamit tayo ng makapal na plane sheet. Tapos babakat natin dito. Mas minimum guys kung gagamit kayo ng manipis na pentel pen. Ngayon naman, puputulin na natin to. Pagkaputol ninyo ng 9 na piraso, ngayon naman, i-welding natin to dito. Bali, ganito mag-i-ture. Yan. Yan. Tapos, i-welding natin to sa kanyang paligid. At paikot. Tara, simulan na natin ito. Tapos, ngayon naman, kikis-kisin natin to. Same procedure lang hanggang sa maubos ninyo yung siyam na tubo. Ngayon naman,
welding natin dito. At ito yung sabitan ng barbed wire, tapos ito naman yung kabilya sa ilalim. Dito natin siya ilalagay dito. Para hindi gumugulong yung tubo natin, i-welding muna natin to sa ilalim dito. Bago natin weldingin, hanapin muna natin yung gitnang parte ng tubo natin. Malalaman natin yung gitna ng tubo natin sa pamamagitan ng sublungan na yan. Ay no, tuntunin yan hanggang doon sa dulo na yan. Yan, naglagay na ako ng markings. Sundan nyo lang to. Yung kanal na yan. Doon sa ibabaw. Yan. Yan, ito yung gitna natin. Ito nga pala isang technique para hindi kayo sukat ng sukat. Gumawa kayo ng reference. Yan, parang ganito. Yung palang spacing na ganito ay 15 cm. Kaya tara, lagyan natin to ng markings. Yan, yung ibabaw na to, didikit natin dito sa taas ng tubo natin. Virtual lang natin tong bakal natin. Yan, saka magsimula na tayo maglagay ng markings. Lalagyan natin ng guhit yung vertical line. Para alam nyo kung saan yung sisentro yung rebar natin. Ngayon naman, lalagyan natin to ng markings kung saan natin to ilalagay. Bale, yung magiging buhos natin dito ay 40. At yung lulubog natin sa lupa. 40. Tapos, yung kabilya natin, yung rebar, lalagay natin to sa 15. Ayan. Doon natin to ilalagay. Ang magiging position nga pala nito ay pa-slant. Tapos, ngayon naman, ilalagay natin to dito. Bale, ang magiging position nga pala nito ay patayo. Wini-welding na natin yung 8mm steel bar. Magdagdag na lang tayo sa actual site kung kinakailangan. Ito yung kinalabasan ng ginawa natin. Yan. Bale, yung magiging sistema dito, ibabaluktot natin to papunta sa harap. Kasi yung mangyayari dito, dito papatong yung barbed wire natin. Saka natin to babaluktot. Ayan, gawin pa natin to sa iba pang tubo. So, ngayon nga pala, hukay na pala natin lahat yan. Lahat ng mga, may mga dowels na yan. Kaya tara, hukayin na natin ito. Ito nga pala yung ginamit natin sa ano, sa pagmarkings ng bakal ng barbed wire. Yan. 15. Tapos dito yung 40 natin. Tapos plus 5 dito. Bali, haba nito ay mula dito hanggang dito ay 45. Petra, sukatin natin ito. Yan, testingin natin. Yan, kulang pa. Nandito pa yung 40. Kunting hukay pa. Ayan, tapos na tayo doon. Dito naman tayo, sa kabila. Kung magpapahukay kayo, dapat dalawa man lang yung labor ninyo. Kasi kung isa lang ang labor ninyo, masyadong mahihirapan ito. Dapat may isang tigabungkal at may tigakuha ng nabungkal. Sama mo na. Yan po, nanira pa nga oh. Vlog this ka na din pre. Vlog this na oh. Hi vlog, welcome to. Yung palang mga oras na ito, naghahalo na kami ng semento para sa bubuusan na koste.
di na ako masyadong nakapag-video kasi masyadong naging busy sa paghahalo. Ito naman yung mga bakod natin. Nabuhusan natin to lahat. 10 piraso. O yan, 10 piraso nabuhusan natin. Ang kulang na lang dito, yung barbed wire. Yan, sabit natin dyan. Pumunta doon sa dulo na yun. Pati nga pala, yung poste ng ating gate, lalagyan natin to ng steel bar. Para dito natin kakawit yung ating barbed wire. Bale, dyan tayo magsisimulang magbata sa unang poste ng ating gate. Papunta doon sa dulo na yun, sa pangalawang gate. Ito na nga pala yung unang resulta ng ating pagbatak. Ayan. Gumamit lang pala tayo dito ng tobo at ng lubid. Ito na yung pang-apat na hihilain. Hindi na ako masyadong nakapag-video dito kasi masyadong naging busy ulit. Paulit-ulit lang naman yung gagawin. Hahatakin sa dulo, tapos pupukpukin naman ng isa. Ito na pala yung naging technique natin. Hindi na tayo dito gumamit ng pambatak. Hinila na lang natin to sa pamamagitan ng lubid at ng tobo. Yan, ganyang kalakas humila yan ang aking tatay. Bale, ganito pala ginagawa namin. Saka natin to pupukpukin. Ngayon naman, pipinturahan natin to, yung bakod natin. Yung mga pinag-weldingan. Yan. Lahat yan. Maganda sa dulo. Tara, pinturahan na natin dito. Yung palang ginamit natin dito ay Boysen Primer Paint. Boysen, baka naman!